Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Ilikha niya ang langit at lupa, ilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay maputi, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ay ating ginugunita si Santo Padre Pio ng Petrelcina. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bilang kaanib ng angka ng Diyos, tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo si San Pio ng Petrelcina ng Espiritu ng Katotohanan at Pagmamahal para pangasiwaan ang iyong bayan. Ipagkaloob mo ngayong siya'y pinararangalan na umunlad kami sa pagtupad ng kautusan at itampo kami bilang tugon ng mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Aking anak, ang kagandang loob ay huwag ikait sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito ay magawa, kung meron ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag na sasabihin bumalik ka at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa, nagtitiwalang lubusan. Huwag makikipag-away nang walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan. Huwag kang mangingimbulo sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. Pagkat ang Panginoon ay nasusuklam sa mga balakyot, ngunit nalulugod siya sa mga taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ng Panginoon di lalayo sa masama, ngunit
ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinagigiliwan ang may mabang kalooban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Yung mga masunuri na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat ay bawat saglit, yung gawang paninira ay hindi niya iniisip. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay, walang maling gawa, hindi siya nagkakait ng ditunay na balita at tinatamp niya ang matapat sa lumikha. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang. Kahit anong gawi, hindi siya nasuhulan upang iyong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Tumayo na po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakbuhan ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na hindi malalantad at walang lihim na hindi malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin pati ng inaakala niyang nasa kaniya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto,
malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay ating ginugunita si Santo Padre Pio ng Petrelcina. Maliwanag pong nating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang talinhaga tungkol sa ilaw na hindi dapat itinatago kapag nasindihan na. Sabi ni Jesus Nazareno na walang sino mang tao ang magtataklob ng ilaw sa ilalim ng banga o kaya maglalagay nito sa ilalim ng higaan. Sa halip, ang ilaw ay dapat ilagay sa isang patungan upang ito ay makita ng tao at makapagbigay ng tunay na liwanag. Ano po ang ibig sabihin dito ni Jesus Nazareno? Tulad po ng isang ilaw na nasindihan na, dapat na itong magliwanag upang maging tanglaw sa iba. Tayo pong mga nabinyagan sa ilalim ni Jesus Nazareno ay pinawalang sala na sa kasalanan ng ating minana. Tayong mga disipulo niya ay isinugo niya upang ipagpatuloy natin ang mga gawaing misyon na sinimulan niya. Huwag nating ikahiya ang pagiging Kristiyano. Gamitin natin ng tama at mabuti ang mga biyaya at grasya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya naman, masasabi natin na ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay akmang-akma sa ating pagdiriwang sa kapistahan ni Santo Padre Pio na kung saan ang kaniyang buhay ay nagsilbing liwanag sa karamihan. Noong Mayo 25, 1887, isinilang po si Padre Pio mula sa simpleng pamilya na magsasaka sa Petrelcina. Pumasok siya sa nobisyado ng mga prayling kapuchino sa gulang na 15. Mayroon siyang mahinang katawan, ngunit matatag na kalooban at siya ay naordinahan bilang pari taong 1910. Ika-20 ng Disyembre 1918, lumitaw sa kaniyang katawan ang 5 sugat ng paghihirap ng Panginoon at siya po ang kauna-unahang pari na nagkaroon ng stigma sa kasaysayan ng ating simbahan. Hindi rin mabilang ang dami ng tao ang nangumpisal sa kanya at marami pang natanggap sa pamamagitan ng kaniyang banal na pagpapayo at espiritual na pamamatnubay. Naging tatak ng kaniyang buong buhay ang mahabang oras ng pagdalangin at patuloy na pamumuhay sa kawalang rangya at pagkakait sa sarili. Tunay nga pong ang buhay ni San Pio ay isang buhay na kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, si Padre Pio ginawang instrumento ng Diyos upang maging daluyan ang kaniyang buhay ng awa at pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy po natin ng banal na Eukaristiya, naway atin itong maisapuso na tayong lahat na pinagpala ng Diyos, naway kagaya ni Padre Pio, maging pagpapala din para sa iba.
Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos Ama upang magdulot sa lahat ng pag-asa at kapayapaan ang liwanag ng Kanyang Anak na si Jesucristo. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, luwalhatiin ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang bayan ng Diyos, naway maging isang tulad ng dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman sa pamamagitan ng kanilang pagtatag ng isang higit na mabuting daigdig. Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa naway makapagdala ng sinag ng pag-asa sa mga nagdurusa sa pamamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa mga inapi at dangal sa bawat tao, manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga magulang naway maging tulad ng liwanag sa taluktok ng bundok na gumagabay sa kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang huwarang buhay, manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang may pusong suwi, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa gitna ng kanilang pagdurusa, manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggan liwanag, kaligayahan at kapahingahan, manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak nating may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Diyos Ama, bigyan mo po kami ng bagong kamulatan at kalakasan upang aming maitalaga ang paglilingkod namin sa kapwa at maging ilawan kaming nagliliwanag sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga hain ng iyong bayan upang ang iniaalay ngayong si San Pio ng Petrelcina ay pinararangalan, ay makapaghandog sa iyo ng karangalan at makapagdulot sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ng Petrelcina ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sa kaitaasan. Lumuwad po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay. Pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inihaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. The force that sustains me
dayon ni joy of my heart. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong guni-gunita si San Pio ng Pietrelcina ay pagtibayin nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan, sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati
ka na.